Hoy, ka-coffee. Ang atin pong mga kapatid na jeepney drivers, inakahanap po ito ng pag-asa kay Pangulong Bongbong Marcos ka-coffee matapos pong pakinggan ang kanilang hinaing. At kung inyong matatandaan ka-coffee, ang naging dahilan po ng isang linggong transport strike, ngayong linggo lamang ka-coffee, no? Buti na lang ay napaikli itong transport strike na ito dahil tinututulan nila itong jeepney modernization program. Actually, sinasabi naman ng mga jeepney drivers, ayaw namin sangayon kami sa modernization, no? Hindi totally ayaw namin dito sa jeepney modernization program. Ang ayaw lang namin ay i-phase out yung mga jeepney na magagamit pa naman at hindi kulang yung kanilang kakayahan na bumili o umutang ng mahigit 1 milyon na isang jeep, no? At sa wakas, napakinggan po sila ng Malacañang at malaki po ang pag-asa nitong grupo ng mga jeepney drivers sa ating presidente. Siyempre, yan din po ang naging dahilan para itigil nila itong na transport strike na marami po ang naapektuhan din. Bagamat nabalanse naman ito ng ating gobyerno dahil sa paglalagay po ng mga libreng sakay, no, pati ng mga lokal na pamahalaan, na-address naman ito. Pero kailangan din kasing solusyonan itong malaking sigalot na ito o malaking problema na ito na dinaranas ng ating mga kapatid na jeepney driver. At sa balitang ito ng CNN Philippines, Marcos to ensure PUV drivers won't lose jobs. Exactly, no? Yun nga ang purpose natin, eh. Paramihin natin yung may trabaho dito sa Pilipinas at hindi bawasan yung may trabaho kasi yan na ang ating hangarin, no? Paunla rin yung ating ekonomiya kasi nagsisimula pa nga lang tayo sa recovery. Sa implementation naman ng program na ito, marami ang mawawala ng trabaho. Hindi po yan fair para sa mga mamamayan. But, no, kailangan natin ituloy itong jeepney modernization program sa maayos na implementation kasi we have to make sure din kahit pa paano, no, naligtas yung ating mga sinasakyan na pampublikong sasakyan, halimbawa ng mga jeepney at yung mga kakarag-karag na kailangan itong hindi naman i-phase out, no, i-adjust o baguhin, ano ba yung dapat gawin dyan, i-repair ng tama para naman maayos yung biyahe ng ating mga kababayan. Kailangan lamang itong balansehin. President Ferdinand Marcos said the government would make sure that public utility vehicle drivers could still keep their jobs amid the push for the modernization program. Marami po tayong jeepney drivers ang affected once po na i-totally phase out itong mga jeep, no, na pinakikinabangan pa naman. Actually, nauna nang sinabi ng presidente dito, parang unfair na magiging batayan mo sa pag-phase out yung length o yung buhay ng isang jeep. Halimbawa, 5 years to 10 years. Kasi magkakaiba naman ng paraan ng paggamit dito sa jeep na yan, no? Yung iba, kung rascal yung gumamit, mabilis po yung masisira. Pero kung maingat naman yung driver, na maraming mga driver ay maingat sa kanilang mga jeep, no, sa kanilang mga alaga, mas tatagal pa po ito. Marcos acknowledged the concern of drivers and operators in securing loans to purchase new units following Malacañang's dialogue with transport leaders to iron out issues on the PUV modernization program. Isa pa yan, ka-copy. Malaking problema dito yung pag-utang nila, no, para makakuha ng mga bagong unit nitong jeep. Napakamahal nito, ka-coffee. Ang kung pakikinggan din naman natin yung opinion ng mga jeepney drivers dito, paano namin mababayaran yan? 1.3 million, 1.5 million ang halaga ng isang jeep. Yan ang tinitingnan namin ngayon na tiyakin na walang mawawala ng trabaho dahil hindi nakapagbili ng electric vehicle pagdating ng panahon. The president said during a chance interview on Wednesday. Actually, kung inyong mapapansin din, no, isa din kasi sa pinagtutuunan ng pansin ng ating gobyerno ngayon, ang electric vehicle, no. In fact, no, may mga tax incentives tayo dyan para mas mainganyo yung ating mga kababayan na kumonsumo nitong mga electric vehicle, no, kasi nakatutulong din po yan sa ating kalikasan. Kaya nagbibigay po yan ng mga tax incentives kung yan po ang inyong gagamitin. Pero nga, ika nga, bagamat matagal nang inilunsad itong programa na ito, itong modernization program na ito, marami pa rin po ang hindi makakasabay at maaapektuhan sa implementasyon ng program na ito. Wala po tayo doon, pero sa ngayon, ang ginagawa lang natin, tiyakin lang natin na safe ang ating mga sasakyan na hindi malalagay sa alanganin ng mga pasahero. Dagdag po yan ng ating Pangulo. Siyempre, safety, priority din po yan. In a separate briefing, Transport Group Manibela said Palas expressed the government's willingness to provide full support for the transition. However, officials also questioned the high cost of modernized jeepney. Sila na ang nagsabi na bakit ganito kamahal ang mga units. Medyo mahal nga, no? Ngayon may mga nakikinabang din talaga dito kung bakit ganyang kamahal yan. Sana nanggaling ang ganitong klaseng itsura. Papaano? Saan pala? Sorry, hindi sana.
Paano ito naaprubahan? Marami rin silang mga tanong. Manivela chairperson si Mar Balbuena said the Marcos administration vowed that if a jeepney unit remains roadworthy, it would not be phased out. Balbuena said drivers and operators are ready to stage another protest if government fails to fulfill its commitment. Matindi rin talaga itong si ano ha, si Mar, no. In fairness, ha, consistent ito ha, itong Pistlon at Manubela. Sige, kapag hindi nyo tinupad yung inyong pangako na yan, na suportahan kami dito sa nga aming panawagan, no, magrarally tama, magrarally, no, o magtitigil pa sana ulit kami. Na una na pong pinuna naman yan ni Vice President Sara Duterte na itong mga pagrarally na ito ay communist inspired sa coffee, no, at isa nga sa mga casualty dito kay ang mga estudyante. Kaya nga ayaw ng ating Vice President na ituloy ito kasi maraming mga estudyante hindi makakapasok, maraming mga guro ang apektado. At ganoon din po yung mga mamamayan natin na mga walang sariling sasakyan at hindi binibigyan ng transportasyon, no, ng kanilang mga kumpanya. Sila po yung mga apektado dito sa usapin na ito. Mga casualty, ika nga kung i-classify ito ng ating Vice President. Sana, ka-coffee, matugunan na ito, no? Ma-address na itong issue na ito kasi hindi rin naman pwede i-disregard yung hinaing ng ating mga jeepney driver dahil marami tayong kababayan dito po na umaasa, dito po nabubuhay sa pamamasada ng jeep. Kung aalisin natin ang ating ang kanilang kabuhayan, di ba? Ikaw alisan ka ng kabuhayan, syempre tututol ka rin naman, no? We have to understand kung ano yung dinaranas nila ngayon, kung ano yung kanilang hinaing pakinggan at kung pwede pa ba i-adjust itong modernization program na ito o kung nakapako na ito sa ganyang konsepto. Pero for sure, mababago pa po yan, ma-adjust pa po yan sa implementation dahil marami po ang apektado dito sa issue na ito, Kakofi. Kayo, ano sa palagay mo, Kakofi? Sige, i-share mo naman ang iyong opinion dyan sa ating comment box nang mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Ano ang say mo dito sa jeepney modernization program nito? Ay, maraming salamat ha kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at kahit papaano ipinakinggan po yung kanilang hiling at thank you rin of course dito sa Pestor at sa Manivela. Nakinig din naman sila at pinaikli nila yung kanilang transport strike. Supposedly hanggang March 12 yan eh. Pero nahinto na po yan kahapon, March 8. 9, 10, 11, 12. So, 4 days ka, Coffee. Kahit pa paano, na-solve po ang problema sa loob ng 4 days. At kaya naman, yung ibang paaralan, ibalik eskwela na po ulit matapos po itong problema na ito. So, maraming salamat po sa magkabilang kampo kahit pa paano inag-usap at napakinggan ang kanya-kanyang mga hinaing. Oy, Ka-Coffee, kung hindi ka pa nakapalo, i-follow nyo na po yung aking Facebook page, ang Ka-Coffee. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, make sure to subscribe. Click nyo lang po yung subscribe ka, Coffee, at nang dumami-dami tayo. Maraming maraming salamat po sa inyo at ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig na